Maliban sa mga nagagandahang karagatan, isa rin sa pinagmamalaki ng mga taga-Zambales ang kanilang napakasarap at napakatamis na mangga. Kung kaya naman taon-taon, kanilang ipinagdiriwang ang kapistahan nito. Ako po si Danica, ang inyong host, at samahan niyo kaming makisaya sa taunang Dinamulag Festival. Dito lang iyan sa programang Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon, Mag-Agri Tayo! Isa ang mangga sa pangunahing produkto ng mga taga-Zambales. At iyon na lamang ang pasasalamat ng mga Zambaleño sa angkop nilang lugar para sa pagpapalago nito. Sa katunayan na nasungkit ng lalawigan ang the world's sweetest mango na itinala ng Guinness Book of World Records noong taong 1995. At country's sweetest mango naman na itinala ng Department of Agriculture taong 2013. Bilang parte ng kanilang pasasalamat, taon-taon nilang ipinagdiriwang ang napakasayang Dinamulag Festival. Tampok ang ano pa kundi ang mangga. Ako po si Russell Abrigo Kitaneg, 57 years old. Ako po ang provincial agriculturist sa province ng Zambales. Nandito po tayo ngayon sa Capitol Grounds ng Zambales, celebrating yung panglabingsyam na Dinamulag Festival. Taon-taon po natin sineselebrate ito. Number one ay bilang pagpupugay po sa ating mga magsasaka, especially the mango farmers. Pangalawa po ay para i-showcase po yung mga magagandang produkto na napuproduce sa Zambales. And lastly ay yung po mga talents at ganda ng mga Zambaleño ay i-showcase din. Ating alamin kung paano nga ba ito nagsimula. Ang Dinamulag Festival po ay nag-start since 2000, kanya panglabingsyam na festival na po natin ito. However, last year lang po tinawag na Dinamulag Festival yung ating festivities. Dati po ay mango festival lang. Lingid sa ating kaalaman, ang Dinamulag pala ay hango sa pangalan ng isang hayop at ito ang kalabaw. Ang damulag po, ang ibig pong sabihin kasi niyan ay kalabaw sa wikang o sa dialect na Sambal. At kapag sinabi mong damulag, malaki. Kaya ang tawag po namin sa malalaking mangga ay dinamulag. Malaking mangga, in other words. Actually, ang may suggestion po niyan na gawin na naming permanente na Dinamulag Festival ang tawag doon sa Mango Festival. Unang-una po ay mas kilala sa lalawigan ng Zambales ang tinatawag na Dinamulag Mango. Kanya pagka nabasa nyo lang yung Dinamulag na mangga, alam nyo sa Zambales yan. And this was immortalized sa pamamagitan po ng resolution na ipinasa po ng Sangguniang Panlalawigan. Ang nababago-bago na lang po ngayon dito ay yung petsa para hindi sumabay sa mahal na araw. It's either bago magmahal na araw
or matapos ang mahal na araw. Pero ito po ay patuloy na commitment po ng ating pamahalaan na patuloy po itong gawin taon-taon para mas lalo pong makilala ang lalawigan ng Zambales. Hindi lang Dinamulag ang bumibidang variety ng mangga sa lalawigan. Sa katunayan, mayroon din silang Pico, Indian Mango, Choconan, at Apple Mango. Base sa datos ng kanilang Agricultural Office, noong taong 2015 ay umabot lang naman sa 17,560 metric tons ang kanilang naani sa buong lalawigan. Ngunit dahil sa pabago-bagong panahon, maging gawa din ng peste at sakit na dumadapo, bahagyang naapektuhan ito. Gradually ho ay na-observe namin na bumababa ho ito at noong 2017 ay nasa 9,500 metric tons na lang yung ating production. Pero ginagawa ho natin ang mga pamamaraan para maibalik po natin yung sigla ng industriya ng pagmamangga. Nakita ho naming dahilan dito ay yung ng pagbaba ng production po natin ay yung pag-emerge ng mga bagong peste at mga sakit na umaapekto sa mangga and ito pong pabago-bagong temperatura ng panahon. Napaka-sensitive po ng fruit setting ng mangga sa temperature po ng panahon. At hindi rin naman nagpabaya ang kagawaran sa paglalahad ng tulong dito. Opo, marami po. Kasama po dito yung pamimigay po ng mga flower inducer na galing po sa Department of Agriculture sa Region 3 under SBCDP program. Meron din po tayong 48 na package ng mango rehabilitation technology, no? 48 po yan, 48 na farmer na may tagsasampung puno ng mangga, pinakita po dito yung technology, yung tamang technology ng pagmamangga mula po sa management ng orchard, pagpo-produce ng bunga hanggang sa marketing. Tunay ngang isang malaking kaganapan ang festival. Ano naman kaya ang kanilang mga paghahandang ginawa? Since they start po ng last quarter ng 2018, ay pinag-uusapan na po namin ang celebration ng festival. Isa nga po dito yung pag-move ng festival on earlier date para ho hindi masakop ng mahal na araw at saka ng election period. At kinausap na rin po namin yung aming mga ka-partners sa local government units para mag-participate. At yung ibang committees naman po ay ganun din ang paghahanda para doon po sa mga binibini at ginoong Zambales at saka other events. Parte ng taunang pagdiriwang ang tema nito. At ngayong taon, Ecotropolis ang naisipabatid ng mga Zambalenyo. Parang marriage ng Mango Festival at yung aming Zambalinis program yung ginagawa ho natin ngayon. Sayang nga po, pero siguro pagka mahaba-haba yung preparation natin, gusto ho naming makapaglagay ng decor dyan na living wall, tapos featuring yung mga environment friendly at saka mga renewable energy technologies. Bawat mangga ay may kanya-kanyang pamantayan ng tamis at sinusukat nila ito gamit ang refractometer.
ito ng mga taga Zambales sa tamis ng mangga dito. Tingin ho namin, malaki po ang influence ng geographical location ng Zambales. Nabiyayaan po kami ng napakagandang lupa na angkop sa growth ng mangga, mayaman sa mga trace elements yung aming mga lupa, at ang isa pa po rito na nakikita namin ay yung pagiging malapit namin sa karagatan. Yung pagiging malapit namin sa karagatan ay wala pa kaming maipakita na scientific na informations tungkol dito, pero ang tinitingnan ho namin dito ay yung actual na ganda ng mangga doon sa mga shore communities kesa dito po sa may bandang bundukin. Napag-alaman na hindi lamang pala sariwang mangga ang ipinagmamalaki ng mga Zambaleño. Mayroon din silang samut-saring produktong gawa dito. Meron po tayong mga village type na processing, mango drying, tapos yung pagpuproduce ng mango nectar, mango wine. Ang ating kapartner po, ang Primso, ay lagi pong tumutulong sa atin doon sa product development. Tampok din sa selebrasyon ang Parayawan Agritourism Showcase. Ngunit ano nga ba ito? Ang Parayawan po ay sinishowcase po natin yung mga iba't ibang magagandang agricultural products na meron tayo process or fresh sa iba't ibang mga munisipyo po. At kasama po dito sa Parayawan ay yung pagpili ng mga pinakamagagandang produkto na napuproduce ng ating mga magsasaka. Kung makikita po ninyo dyan sa background ay andyan yung mga pinakamalalaking kasaba, pinakamalaking squash, pinakamalaking langka, pinakamalaking papaya, pinakamalaking mangga, carabao mango, and other varieties. Dito po namin binibigyan ng pagkakataon na makilala yung ating mga magsasaka at somehow ay mabigyan ng incentive dun ho sa kanilang best practices na ginagawa para makaproduce ng mga ganitong qualities ng commodities. Bilang pasasalamat sa handog ng kagawaran, narito ang mensahe ni Sir Russell. Kami po ay nagpapasalamat ng malaki sa ngalan po ng ating mahal na governor, ng ating pamunuan. Kami po ay nagpapaabot ng aming pasasalamat sa patuloy po na pag-alalay sa amin, sa local government units para po ipagpatuloy at mapasigla yung sektor ng pagsasaka at pangisdaan. Maraming salamat po. Sa ating pagbabalik, mas marami pang kasiyahan ang ating matutunghayaan dito sa programang Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon, Mag-Agri tayo! Nagbabalik ang Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon, Mag-Agri tayo! Tayong mga kababaihan ay hindi na maituturing na pantahanan lamang. Bagkus ay nakikipagsabayan na rin tayo sa anumang klase ng larangan, maging sa pag-aagrikultura. Kilalanin natin si Aling Nida at ang kanyang kwento tungkol sa mangga. Ako po si Nida Malabed, 61 years old. Treasurer po ako ng Santa Cruz Single Growers Multipurpose Cooperative, Santa Cruz, Zambales. Nag-export kami ng fresh mango, tapos local din ng fresh mango. Yung mga reject or kung ano, gumagawa kami ng dried mango tsaka vinegar, mango vinegar. Ang export mango namin po, usually napupunta, binabiyahin namin sa FBI. Mayroon kaming market doon.
So, mostly Japan, Hong Kong po ang pinupuntahan niyan. Bagamat maliit lamang ang taniman nila Aling Nida, samahan pa ng pasakit na climate change at mga peste, masasabing napakaganda pa din ng kanilang ani. Usually po, yung sa 120-150 trees po namin, naka 200-300 crates kami per harvest yan. Nakakapag 2 times harvest kami per season. Taon-taon, isa si Aling Nida sa nabibigyan ng pagkakataong makibahagi sa selebrasyon ng Dinamulag Festival. Ano naman kaya ang naidudulot nito sa kanya? Promotion din ng product namin. Importante din yan. Tsaka, avenue pa rin ang pagpamarket namin ng mangga. Yung mga, lalo ngayon, palabas na yung season ng mangga, yung mga produce ng mga paunti-unti na, dito na lang namin binibinta. Dama nang dahil sa magmamangga at sa pagsasaka nga, andito kami ngayon. Hindi na kami masyadong katulad ng dati na naghihirap. Tutulong, nasa medyum ano na kami. Nakakaangat na rin sa awa ng Diyos. Ngunit bakit nga kaya mangga ang napilang itanim ni Aling Nida sa kanilang lupa? Actually po, kumbaga sa education, doon ko na ng master. Master ko na kasi nga naman ako na sa parents ko ang pagmamangga. At hindi lang yun, napamahal na sa akin ang mangga talaga. And besides, sa amin yung Sweet Elena. Kaya hindi lang fruits ang ano namin, nakakapag-market din kami ng seedlings. Humakot ito ng papuri bilang isa sa pinakamatamis na mangga. Masaya, siyempre, pride. Hindi lang pride ng Santa Cruz Mango Growers yan, pride din ng Zambales at pride din ng Department of Agriculture yan sa amin. Kasi kung hindi ang DA, hindi natuklasan na yung Sweet Elena na from Zambales Mango is isa sa pinaka-sweetest mango sa amin, hindi lang sa Pilipinas or throughout the world. Ang pagmamangga pa ko kasi, hindi ko naman sabihing madali. Challenges talaga ito sa pag-a-adapt ng latest technology at pakikiramdam din talaga kung ano yung talaga. Kasi yung climate change talaga dito sa atin, kaya dapat talaga para maging successful ka sa pagmamangga, dapat marunong kang makinig kung ano ang advice ng lalo na yung mga technical na may expertise sa pagmamangga. At siguro mas maganda pag i-combine mo din po yung mga advice ng technical, mga kasama mo din sa magmamangga para maging successful ang iyong pagmamangga. Bago matapos ang araw ay naglibot kami at nakisaya sa mga kaibigan nating Zambaleño. Panahon ng bagong pa.
Agripa Premyo para sa'yo. Heto naman po ang aming Agri Tanong of the Week. Ano ang tema ng Dinamulag Festival ngayong taon? A. True Colors or B. Ecotropolis? Just key in ang mana, space pangalan, space address, space letra ng tamang sagot at isend sa numerong 0905-349-1010. Ang unang dalawang texters na may tamang sagot ay makakatanggap ng DA Mana T-shirt at DA Umbrella with IEC materials from DA RFO3. Kaya, sali na! At inyo nga pong natunghayan ang pakikisaya natin sa mga Zambaleño sa kanilang taunang Dinamulag Festival. Tampok ang kanilang napakasarap at napakatamis na mangga. Ako po si Danica at muli po samahan nyo kami sa programang Mana, maunlad na agrikultura sa Nayon, mag-agri tayo!